Naglabas ng video ang Bureau of Corrections para patunayang hindi pa nakalalabas ng selda ang rape slay convict na si Antonio Sanchez. Kahit ang Bureau of Corrections naniniwalang hindi siya pasado sa good conduct time allowance. Ilang buwan naman ang bibilangin bago matapos ang recomputation ng sintensya para makalaya ang nasa 11,000 inmates. Narito ang report ni Mark Salazar. Isang pedicab ang sumundo sa convicted rapist na si dating Calawan Laguna Mayor Antonio Sanchez mula sa kanyang kubol sa loob ng New Bilibid Prison. Pagkababa, may nagpayong agad sa dating alkalde. May umalalay din sa paglalakad. Naka-orange na pangpresong polo si Sanchez, pero naka-slacks, leather shoes, kompleto shades at relos pa. Nang makita ang media, kumaway pa ito. Pinakita ng Bureau of Corrections sa media si Sanchez para pabulaanan ang kumakalat na text message na nakalabas na ito at nasa kanyang bahay na sa Calawan. Mukhang sino-sino nagtetext sa inyo na nakalabas na. Relax lang kayo dahil hindi naman siya lalabas. Sasabihan namin kayo kung lalabas, pero mukhang hindi siya lalabas. Tatagal siya dito para makalma na tayo lahat. Marami ang umalma sa balitang kasama si Sanchez sa pwedeng palayain batay sa bagong kwenta ng Good Conduct Time Allowance sa ilalim ng Republic Act 10592 o yung kalta sa sintensya ng inmate na may magandang asal. Pero maganda nga ba ang naging asal ni Sanchez sa loob ng mahigit dalawang dekada sa kulungan? But I'm assuring you, at the first glance of his records here, he may not qualify for GCTA kasi marami din siyang violation. Noong 2006, nakumpiskahan ng ilang sachet ng shabu si Sanchez sa loob ng kanyang kubol. Noong 2010, may nakuha namang mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na nakatago sa loob ng estatwa ng Birheng Maria sa loob ng kanyang kulungan. Noong 2015 naman, nadiskubring may aircon at flat screen TV sa loob ng kubol ni Sanchez. Kaya ayon kay Faeldon, baka raw hindi kwalipikado na mapalaya si Sanchez. As far as the Bureau's concerned, na technicality lang yung kanyang kaso, kaya dismiss. Pero nahuli pa rin yan as far as the Bureau's concerned doon sa kubol mo. Nagtayo ka ng luxurious na kubol mo dyan. Good behavior ba yan? Samantalang yung kasamahan mo natutulog sa butas-butas. Sa Uniform Manual on Time Allowance and Service of Sentence, may 49 na house rules ang Bureau of Corrections. Mga simpleng patakaran gaya ng huwag magdudumi, huwag magsakit-sakitan para makaligtas sa trabaho, nakasaad din dito na bawal magpasok ng kontrabando at huwag gagawa ng anumang labag sa batas. Walang partikular na banggit sa droga, pero ito raw ang pinakamabigat sa mata ng Bureau of Corrections. Sigurado ako, I will not allow computation of good conduct to anybody who has participated in the selling of drugs or provided sanctuary or supported or provided harbor to any drug peddlers while they are here. Hindi sila entitled niyan. Aabot daw ng 2 hanggang 4 na buwan bago matapos ang recomputation ng sintensya ng tinatayang 11,000 inmates na kandidatong makalaya. Mark Salazar, GMA News.